Oh, oh my God. No? Pero ito, Jason, kinikilig, agad-agad tanong tayo. Nakakanta pa lang. Saka ang ganda. Kaupo lang eh. Pero kinikilig ka pa rin ba kapag naririnig mo yung grand winner bago ang pangalan mo? Oo, syempre. Hanggang ngayon, parang ano pa rin, no? Parang surreal pa rin. Hindi pa rin ako makapaniwala talaga. Minsan, pag naririnig ko, o nga, no, nanalo nga pala ako dun. Eh, no? Nakakatuwa, nakakatuwa. Minsan kasi nakakalimutan, no? Oo, nga, no. Pag kunyari, pag ini-intro sa mga shows, ladies and gentlemen, pag katulad kanina, o nga, no. Grand winner nga pala ako. Kanina natanong ko to kay Jeremy, eh. So, tatanong ko rin sa'yo na nung bata ka ba, pinangarap mo na maging singer? Oo, bata pa lang talaga ako. Na alam mo minsan na pipicture mo na talaga na ito yung gagawin mo, ito yung gusto mong ano pa. Hindi ko pa alam kung paano siya mangyayari. Hindi ko alam kung anong mga dapat kong gawin. Pero bata pa lang ako napipicture ko na na kakanta ako sa stage. Yes, oo na or magre-recording ako sa booth. Kanina pag naliligo ako sa banyo, nagpe-pretend ako na nagre-recording ako. So that, ganun na talaga, yun na talaga yung naisip ko. Bakit ako? Ginawa ko rin yung mga yan. Talaga na, ate. Meron na nga ako mga kanta para sa concert ko eh. Wow! Ito pa rin natin. Na. Oo, may setlist ako, pero hindi eh. Ay! Iba yung nangyari. So itong pagsali mo sa The Voice, talagang pinlano mo to at talagang, kumbaga, kung ano mang konti, sasalihan mo. Oo, kasi nung sa ano, panahon ko, wow, sa panahon ko, lakas makatandaan. Yung time kasi na nagsumasali ako sa mga concerts, yun na yung talagang kasagsagan ng mga reality singing competition. Siyempre, andun na sila, ano sila, Sarah before me, sila Eric Santos, yung mga champion. So sabi ko, ay, parang ito yata yung way talaga para parang penetrate sa music industry. So, ayun, trinay ko na mag-audition sa maraming shows. Nag-audition ako sa mga X Factor, sa mga PGT, sa The Voice Season 1. PBB lang, hindi ako sumali. Pero ayun, lahat yun puro, hindi ako nakapasok dun. Puro rejections yun. So medyo napanghinaan din ako ng loob. Akala ko hindi mangyayari. And sabi ko yung The Voice na Season 2, last audition ko na yun. Kung hindi pa rin ako makakapasok dun, hindi na ako sasali. Eh, awa ng Diyos, ay nagtuloy-tuloy naman. Mm-hmm. At saka para ikaw sa'yo. Ang grand winner. Yes. Pero nung nag-grand winner ka, syempre may kapalit yun. Marami ka daw natanggap na masasakit na salita. Oo, meron din talaga. Like? Feeling ko, pag sa mga contest naman ganun, or kung kahit sino manalo, meron talagang magki-question kung bakit yan yung nanalo, or bakit. May mga, syempre nagulat pa ako kasi hindi naman ako parang first nasabak ko sa showbiz, kumbaga. So, hindi naman ako sanay na makabasa ako ng mga pambabash na mga... Ano yung pinakamasakit? Diba? Yung mga makabasa ako na hindi daw ako deserving. Yung, na may daya daw, ganun. May mga daya daw, ganun-ganyan. Or like, hindi naman daw ako ganun kagalingan. So, nakaka-apekto din sa akin. Oh, so, what did you do para malampasan mo yung feeling na parang na-hurt ka, na-feel bad ka? Yeah. Ano yung ginawa mo? What did you do to prove yourself that, yes, I am worthy? Laking tulong dun yung, ano, syempre, yung gabay ni mami ko, na lagi niya sinasabi sa akin na tanggalin mo yung sarili mo dun sa narrative na yun. Yung parang, pag may mga bash na ganun, tanggalin mo yung sarili mo doon. Kasi usually yung mga ganun, projection nila yon. Parang kung meron silang sinasabi sa iyo na mga masasama, more often than not, mas sa kanila yon. Yung parang gusto lang nilang i-project yung mga negativity nila sa iyo yon. And wala naman talaga siyang kinalaman sa iyo. So, ayun, malaking tulong din sa akin yun. And ngayon, tinuro niya sa akin na kunin ko yung negativity na yun, spin ko into something positive. Gawin ko na lang parang critical, parang constructive criticism, kumbaga, na gawin kong motivation yun para mas galingan pa. Ni tsaka grabe talaga, very strong talaga ang relationship niyo ni Mama Miles. Mama yes. Niya na talagang, kung anong sasabihin ni Mama Miles, talagang ganun ka talaga ka-trusted sa kanya. Mm-hmm. So ito na nga, may pinasok.